Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi mo no sa mundo ng social media. Tila hindi nga pa rin nagpapatinag at hindi na nga nagpapasindak si Ka Eric at Dr. Lauren Badoy. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang beneltahan na nga itong si Kong Ako matapos nga natapos na hearing, matapos makulong, matapos na sa lahat-lahat na ginagawa ng mga kongresista na ito ay matapos nga makalaya si Ka Eric at Dr. Lauren Badoy ay hindi na nga sila nagpapatinag na isiwalat ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa at mga kabastusan na ginagawa sa loob mismo ng Malacañang. Kaya naman ngayon ay patuloy ang pagsisiwalat nila ng katotohanan. Kaya naman ang kahilingan ng maraming netizen ay mamulat na ang mata ng taong bayan dahil nga sa mga kababalaghan na ginagawa ng mga pulpolitiko na ito ay hindi na muli magpauto sa kanilang binibigay at ginagamit na bigas na 5 kilo lamang at mga iba pa. Sana ay matuto na tayo at hindi na muli magpaloko sa mga ganitong gamol at mga pulpolitiko na ganib sa mga kapangyarihan na talagang puro na lang sila pangako. Ngunit pag sila na ang nakaupo ay talagang pangungulimbat lang pala ang kanilang ginagawa gaya lamang ng administrasyon na ito. Kaya nga hindi natin masisisi ang maraming netizen na talagang sumabog sa galit dahil kung pag-aaralan natin at titingnan natin, halos kamag-anak at kaibigan at korap na opisyales ang kanilang pwenesto sa matataas na posisyon para hindi na sila mamblema sa kukulimbati nilang kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Magandang araw mga kaibigan. Higop muna tayo ng dark chocolate. Huwag munang mag-order ngayon dahil sobrang dami na ng order, hindi kayang i-supply ang demand. Okay, later on na lang kayo mag-order. Okay, pag-usapan natin ngayon si Congressman Ako. Isa siya sa mga hinahangaan kong kongresista. Noon pa yan, dahil PME graduate of 1970, marami akong nakasama dito sa Mindanao mga class 70. General Simato, General Carolina, basta mga matitino class 70. Plus the fact na isa siyang igurot. Basta igurot, mapapagkatiwalaan. Di ba? Didyubantag natin. Tapos naging classmate ko yung kapatid niya, si classmate kami sa advance, sa Captain Dennis Ako, West Point graduate. Nung year ba si class 83 pala sa West Point si Dennis Ako. So hinahangaan natin ito, maraming humahanga kay Congressman Ako, lalo na yung mga congressional hearing, yung kalukuhan ng mga pulis, di ba, napabilib tayo ng gusto. But lately dito sa congressional hearing tungkol sa SMNI, tungkol kay Doc Badoy, kay Ka Eric, nako, akala ko ako lang ang nadismaya. Ang dami palang nadidismaya kay Congressman Ako. Nakakabasa ko ang daming mga, matawag ba yun na hate comments? Don't know. Dami. At to a point na dinipensahan na siya ni Mayor General Benji Magalong. Dinipensahan na siya, kailang wala pa rin magawa. So ako, talagang dismayado ako sa actuation ni Congressman Ako dito sa nangyari kay Ka Eric and Doc Badoy. Hindi ko kursonada yon. But, okay. Yung respeto ko nandun pa rin sa kanya. Hindi pa rin nawawala. I don't know sa inyo. He's the same, ano. Kailang itong napansin.
Parang nagbabasa siya ng mga comments. At alam nyo, kapansin-pansin itong last hearing sa Kongreso tungkol sa SMNA franchise, wala na siya. Ano? Sinadyang mag-absent dahil ayaw niya ng ano? Kasi nakikinig yan sa ano eh. O nakikiramdam. Marunong yan. Nakikiramdam sa pulso ng taong bayan. Baka sinadya niya na hindi na lang mag-attend dahil naramdaman niya yung public pressure o yung public sentiment na hindi pwedeng galawin ng SMNA, hindi pwedeng i-ano yan si Ka Eric at Baduy dahil sila yung lumalaban sa NPA. Tapos sila pang imong ikulong. Ano ba kayo? Diyan, nagalit ang taong bayan sa mga congressman. Kasama na si Congressman Acob dahil bakit mo ikulong yung dalawang lumalaban para sa bayan? That's foul. Anyway, I hope na may pagkakataon pa, makabawi pa si Congressman Acob dahil nung una, yung mga unang hearing sa Kalukuan ng Pulis, ang daming nagsasabi na iboto natin yan for Senator 2025. Na, paano magiging senador yan? anyway, there is always a second chance. Ngayon, nakabalabas na si Doc Badoy at Ka Eric sa pagtutulungan natin lahat. Lalong-lalo na yung mga PME graduates. Eh, PME graduate naman si Congressman ako. Baka pwedeng, let's give him another chance. Okay ba? Salot pa rin ako kay Congressman ako. Baka nagkamali lang siya ng sinaman. Ngayon, dumistansya na siya. Hindi na siya sumama sa hearing ng SMNI franchise. Okay, panoorin natin si Doc Badoy sa pagbabalik niya sa SMNI laban kasama ng bayan. Nung nag-NTFL ka ako, doon ko nalaman yung mga stories, mga kwento na nangyari sa mga kababayan natin, di ba? Yung sa mga katutubo natin, kapatid, yung mga sundalo natin na maraming kabayanihan na ginawa, no? Na, and it, that office really transformed me, na it really changed me na ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NTF na pag nagsanibwersa pa ng mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang kawawa tayo. Kawawang kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang tinarget nila. Yung mga nasa gidas, malalayong lugar, parang mga chinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang, oh. Ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad ang mag... Para lang mga chinelas yung mga anak ng mga IPs, no? Mga kapatid nating katutubo, nagpinagpupulot. Tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na pangprotesta, dadalhin sa Europa. Hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. At maraming nagtakip sa kanila ng mga politiko. No? So yan ang sinasabi namin, ang katotohanan, ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, France. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan na maling-maling desisyon. No? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila yan, nila Manuel Bautista, yung katraiduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos yes. Na yon. Tapos na ang CPP, France. Mag-surrender na kayo. At siyempre, Mama, ako'y natutuwa din mismo sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, at yes. Ito'y nagpapakita na buhay ang ating demokrasya. Mm-hmm. Yeah. Na nandyan pala sila, Ma'am. Eh, kasi sa laban natin, Ma'am, alam mo, sa laban natin for 3 years dito, we interviewed soldier almost every day. Yeah. We give importance to what to their service to our country. Yeah, because it's true. No? It is true. Yeah. Very true. Yeah. We do that every single day, five days a week. Tapos
Because we thought, ma'am, di ba sa atin, we will continue this fight. Yun din utos sa atin ni Pastor eh. Yeah. We will continue this fight no matter what. We will give everything we got to finish this insurgency yeah. problem that is yeah. happening. Mm-hmm. To really finish this, even the Makabayan Block, the three congressista sitting there. Yun yung ating layunin. Focus tayo doon. And we thought that, eto na ang ating... So, this what we can do eh. Giving information, yes. spreading information, di ba? And now we have, we are reaping what we saw before. Yeah. See how many party list na pabagsak natin. Question na, Angel, pwede ba ito? Kasi malamang 2025, wala na yan sila, Franz Castro, di ba? Nasa karyedo na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na walang prinsipyo, di ba? Pwede yan, ma'am. And they can still harm us that way. Kumbaga kasi nakita ko yung formula nila eh. Kasi sa UP ganyan. Dati anak bayan LFS, ganyan sila noon, no? Tapos ngayon, pumapasok na sila, nandiyan na sila sa student council. Tapos napasok pa nga nila yung college organization ko, no? Yung UP Mountaineers na ginalit sa akin, no? So, at saka marami silang pinasok na ganyan na mga... na hindi naman hindi CPP created na mga organizations katulad ng Anak Bayan, LFS, CEGP, NUJP, NU, hindi pala created ang NUJP, co-opted, NUPL, etc., di ba? So Ibon, no? Pero dahil nandun sila sa leadership positions, masasaktan pa rin nila tayo, di ba? Katulad kunyari, for instance, ha, para maliwanag lang kung bakit maliwanag na ang ilalagay natin sa pwesto ay yung hindi nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Kasi, tama ba yun, Angel? Pwede silang wala na sa 2025, pero nandyan sila as a consultant, nandyan sila as chief of staff ng... Yes, ma'am, pwede po silang maging consultant. Kasi hindi lang naman matatapos na porque hindi na sila sa Congress, wala na sila, wala na silang magiging impluensya. Pwede silang ano pa rin, ma'am, tuloy pa rin yung trabaho ng alliance building. Sa loob o sa labas ng Kongreso, gagawin nila yan. Kasi kung talagang yung actual recruitment talaga, paiirali, hindi naman sa Kongres nire-recruit yan. Kung saan din sila uuwi, saan sila community, anong distrito sila nakapaloob. So, yun po yung ano, yun pa rin eh. Yung gawain na yan na alliance building, infiltration, tuloy-tuloy po yan. Hindi yan susukatin na hanggang pag-congressman ka lang o nasa party list ka lang. Hindi po. Yan po ay talagang matagalang trabaho ng tinatawag natin ng mga urban cadre operators sa white area ng CPP, ng NPA po. So, ano? So, ang gusto ko ano, sabihin na kasi marami akong kilala dyan sa Kongreso, Franco, Angel, mga kababayan, no? Na sure ako talaga mahal nila ang Pilipinas. Sure na sure ako dyan. At saka, yan ang mas nakararami. Mm-hmm. Kaso, nandyan yung tatlong yan, at ini-influensya niya. In fact, during the franchise hearing, ang ganda-ganda nung franchise hearing na yon, may mga positive parts ako na nakita doon. No? Nung tinanong ako, I think that was Congressman Tambunting who asked me, sino ba yung party list na yan na sinasabi mo? No? Tinanong niya. Mm-hmm. So sinabi ko, ang Makabayan Block ay CPP, NPA, NDF. Kung sinabi ko ito 4 years ago, nako Mariose, parang sinabungan ka ng bomba nun. Diba? Parang talagang puputaktihin ako. Which is what happened. Pinutakti ako nun nung sinabi ko yun. Pero sinadya ko yun. Kasi gusto kong masabi yun. Pero nung time na yun, ni si Chair, I don't know if it was Chairman Gus Tambunting, but it was somebody who asked me na sinabi ko in front of everybody, in front of the camera, in front of the members of the Committee on Franchise na ang kamatayan, ang Makabayan Block ay CPP, tinanggap nila. No, so alam nila sa mga kababayan. So maliwanag tayo na iisa lang ang kalaban natin dito at yan ay ang CPP, NPA, NDF. So kung meron man kaming disagreements nila Chairman Gus Tambunting, I am confident pwedeng pag-usapan yan. Mm-hmm. And we can meet our shared ground kasi merong shared ground yan. Pero pagdating dyan sa CPP, walang shared ground dyan kasi ang gusto nila pabagsakin ang gobyerno from within. In fact nga, nilaglag nga nila yung mga nasa committee, sa franchise committee. Nilaglag nila kasi ngayon ang taong bayan, galit sa kanila, galit sa mga franchise committee members, pero sila hindi sila ginalaw. Hindi sila na-mention. Di ba? Ginawang takip.
Kaya nga, ma'am, hindi nila nakita yung laro ng ano, na ngayon, nasalang yung credibility nung halos committee na yun, eh, di ba? Yeah. Kung saan sila papanig, hindi nila nakita yung laro na nagamit lang sila ng CPP, yeah. No? Sila yung naging, ano eh, sila yung naging bosses ng CPP nung mga panahon na yun, eh. Yeah. So, ginit-git sila, kaya nga nakikita ko nung time na yun, siguro after nung mga ginawa nilang decision, na pag-isip-isip nila sa bandang huli na mukhang may mali tayo dito, no? Parang ngayon, ang problema, paano mo babawiin yung ginawa mo? No? Yeah. Ay nalaman na ng maraming tao na yung nakaalam, kaya nga nagbunga yung decision na yan, na ito yung paglabas ng manifesto ng mga PMA-er natin, yung mga pagkilos na ginawa ng mamamayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, ha? Pati yung mga kaibigan natin, yeah. OFW, yes. Na napaabutan na natin ng tunay, yes. Na mukha ng komunistang teroristang grupo. That is true. Ito na yung sana ang nangyaring ito ay magsilbing leksyon, mm-hmm. sa lahat ng politiko, yeah. Siyempre. Yeah. Na wag tayong maniwala, mm-hmm. sa kahit anong sasabihin ng CPP, NP, NDF na nandyan sa Kongreso. Huwag na huwag. Pinakamaling gagawin po natin yan. Dahil in the end, wala pong ibang layunin ng CPP, NP, NDF kundi sirain ang gobyerno. Sirain ang ating pamahalaan. Yun lang, wala nang iba. Ngayon nagkakagulo. Yun ang pinakagusto nila. Alam mo, walang iba. Alam mo, Franco, Angel, mga kababayan, sa totoo lang, kaibigan ko si Speaker Martin. No? And he's been very gentlemanly towards me lahat yan. No? At ang totoo lang, yung politics, wala akong pakialam dyan. Wala akong interest dyan. At saka naiintindihan ko dahil galing ako sa pamilya ng mga politiko. Tatay ko, kongresista din, mga atitos ko, mga mayor, mga ganyan, diba? So, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yung kung may ambition siya or whatever. Kaya yun, wala akong pakialam doon. Pero yung naawa talaga din ako talaga sa kanya kasi ginagamit siya ng CPP. Tapos akala niya, meron siya nakukuha dito, pero sobra siyang talo dito. No? So, yun ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan na ang maliwanag tayo dito na ang kalaban natin CPP. Tapos yung mga kongresista, batikusin natin kung meron tayong criticism, pero huwag natin iisipin na kalaban natin sila kasi meron talaga yung shared ground. Meron tayong, alam ko maraming galit na galit, for instance, kay Benny Abante, no, kay Romeo Acop, no, pero meron silang ginawang mabuti sa bayan. Sila Franz Castro wala, yeah. Sila Raul Manuel wala, right. Mga Arlene Rosas wala, mga top recruiters yan, correct. Mga anak natin, correct ka dyan, ma'am, yeah. Ang mga mababatas na to, wala namang ibang inisip yan, talaga maglingkod sa ating bayan, sa ikakamutin. Meron din yan, sila, yeah. Meron yan. Yun naman talaga ang kanilang layunin, kaso lang pag pinapasok na talaga, mm-hmm. ng salot na CPP, NP, NDF, ay nasisira. Mm-hmm. Tignan mo na lang nangyari, di ba? Mm-hmm. Like kung ating babalikan sa ating, yung nakaraan pa sa ating vice presidente sa kanyang budget, tignan mo kung paano manghimasok ang CPP, NP, NDF doon. Yeah. Kung paano niya balakurain, di ba? Ang layunin ng ating vice presidente na ikakaganda sa mga kabataan, di ba? Yeah. Pinipigilan nila lahat yun. Ang ROTC, pinipigilan nila. Ang NTFL, napakalino naman kung ano yung gusto ng ating mga kababayan. Kaya maling-mali po. Kaya muli, isa po ito, sana yung maging leksyon na ito, mm-hmm. sa bawat Pilipino na wag po tayong makikipag-alyansa o makikipag-usap sa mga miyembro ng CPP, NP, NDF. Dahil sa huli, kayo ay magsisisi. Tsaka ano, kumbaga, sa madaling salita, no, pagdating sa CPP, NP, NDF, para sa mga politiko, kausap ko ha, yung CPP na yan, huwag tayong magpolitika dyan. No? There are other issues na pwede nating gamitin. Pero pagdating sa CPP, dapat magkaisa tayo dito. Correct. Dapat, ano, this has to be beyond politics. No? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinakamahalaga sa atin, ang mga anak natin at ang demokrasya ng Pilipinas. So dito tayo, this is our shared ground, Mr. Politicians, Mr. and Ms. Politicians. Our shared ground is kaaway natin ang CPP. Yes, ma'am. At saka tandaan po natin yung sinabi noon ni Joe Masison, to destroy the government, join the government. So nandyan sila kasi gusto nilang sirain ang ating gobyerno. At saka parang ano, naaalala ko noon, ano, parang yung henyo nitong mga sinungaling na ito is how they can dahan-dahan kanila iko-coop. Nangyari yan sa akin sa DSWD, no, na ang secretary ko noon ay si Secretary Judy Taguiwalo, na talagang minahal ko siya, talagang honestly, no, kasi
napakagaling talaga nung pagdahan-dahan sa akin. No? So, yun yung doon ako natatakot sa mga kongresista kasi nga it's a collegial body, 'di ba? So, araw-araw parang country club 'yan eh. Nakikita sila, inom sila, at dinadahan-dahan kayo at kinakaibigan kayo para magalit, magamit nila kayo. So, you have to watch your heart. So, doon mo nakita, ma'am, yung process of kinukuha mo na yung tiwala mo, yeah, yung trust mo, yes, no, pagka nahulog ka ganda na doon sa mga kanta, oo, yung okay, mabulaklak na mga pagsasalita. Yeah. So pag nahulog ka doon sa patibong, start na po iyon. Yeah. To influence, yeah, unang-una yung utak mo talaga yung iimpluwensyahan, yung mga indoctrine na ipapasok na yan. Totally mararamdaman mo na iiba ka na, naiiba na yung pananaw mo, nagagalit, yes, ka na. Yes. So that's the recruitment. At yung nangyari nung tong nakaraan, nandun sila eh, sinusunod na nila yung step by step of recruitment, yeah, eh, no? Mm. Kaya nga lang dahil na nagkamali ang decisions, no? Yung ipinakita nilang harass, drastic na decision kay Ma'am Lorraine at kay Brother Eric. Doon sila naputol. Sabi nila, umalma ang sambayanan. No? So, hindi nila naituloy. So, kaya proud na proud ako kasi... At saka yung sa SMNI. Yes, tama, ma'am, no? SMNI, no? Nagagalit talagang din ang AFP. Pinaront lang nila yung, yeah, SMNI para mapakita nila na nagre-recover. Actually, the intention doon is the recovery effort. Yeah. No? Nakikita na natin na bumabawi sila ng lakas kasi nga malapit na po ang 20, 25 at nanganganib na lang yung tatlong makabayan block. No? Mm-hmm. Kasi kaya na natin eh. Kaya na natin totally mawawala po sila. Kaya nga eh. Kaya nga gaya na sinasabi ng ating military officers, kalingkingan na lang, nandiyan na tayo eh. Tapos na yung laban natin. At sa every time na mag-i-interview tayo, ma'am, wala nang ibang mas gaganda pa sa solusyon ng NTFL Cup. Yeah. Yes. Napakalino na yun. Yes. Wala, yes, nang iba, huwag nang paguhin or anything. At huwag talaga tayo maniniwala sa CPP, NTNDF. Diba may kasabihan, you don't need to reinvent the wheel. Kasi yung track record ng NTFL CAC, napakaganda yan na nagpabagsak sa CPP, NPA, NDF. So bakit matatanggalin? Yes. Yan yung hinihingi nila, di ba? But I also want to say, no, na we have to choose our leaders in a better way. No? Dapat mas maganda yung pagpili natin. Pero naawa ako dun sa mga kongresista sa loob kasi nandyan yung mga bulok na yung tatlong yan. No, kaya kasi ang explanation sa akin, Angel Franco, no, na once nasa loob na sila, ano na nila yan, parang colleague na nila yan, no. So entitled sila doon sa yung collegiality. Mm-hmm. Parang kailangan may respect, maraming kabayanihan, so, na ginawa. Tayo na lang bahala doon, no, na, and it that office really transformed me, na it really changed me, na ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing, yeah, grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NDF na pag nagsanibwersa pala mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang-kawawa tayo. Kawawang-kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang tinarget nila. Yung mga nasa gidas, malalayong lugar, parang mga chinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang, oh. Ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad ang mag... Para lang mga chinelas yung mga anak ng mga IPs, no? Mga kapatid nating katutuban, nagpinagpupulot. Tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na pang-protesta, dadalhin sa Europa. Hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. Na, at maraming nagtakip sa kanila ng mga politiko. No, so yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan, ha? Maling-maling desisyon, no? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila yan, nila Manuel Bautista, yung katrayduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos, yes, na yon. Tapos na ang CPP, France. Mag-surrender na kayo. At siyempre, ma'am, ako'y natutuwa din mismo sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, at yes, ito'y nagpapakita na buhay, yeah, ang ating demokrasya. Yeah. Na nandiyan pala sila, ma'am. Eh kasi, yeah, sa laban natin, ma'am, yeah. Alam mo, sa laban natin for 3 years dito, we interviewed soldier.
almost every day. Yeah. We give importance to what to their service to our country. Yeah, because it's true. No? It is true. Yeah. Very true. Yeah. We do that every single day, five days a week. Tapos, because we thought, ma'am, di ba sa atin, we will continue this fight. Yun din utos sa atin ni Pastor eh. Yeah. We will continue this fight no matter what. We will give everything we got to finish this insurgency problem that is happening. Mm-hmm. To really finish this, even the Makabayan Block, the three congressista sitting there. Yun yung ating layunin. Focus tayo doon. And we thought that, eto na ang ating, so, this is what we can do eh. Giving information, yes. Spreading information, di ba? And now we have, we are reaping what we saw before. Yeah. See how many party list na pabagsak natin. Question na, Angel, pwede ba ito? Kasi malamang 2025, wala na yan sila, Franz Castro, di ba? Nasa Carriedo na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na walang prinsipyo. Di ba? Pwede yan, ma'am. And they can still harm us that way. Kumbaga kasi nakita ko yung formula nila eh. Kasi sa UP ganyan. Dati anak bayan LFS, ganyan sila noon, no? Tapos ngayon, pumapasok na sila, nandiyan na sila sa student council. Tapos napasok pa nga nila yung college organization ko, no? Yung UP Mountaineers na ginalit sa akin, no? So, at saka marami silang pinasok na ganyan na mga na hindi naman hindi CPP created na mga organizations katulad ng Anak Bayan, LFS, CEGP, NUJP, NU, hindi pala created ang NUJP, co-opted, NUPL, etc., di ba? So Ibon, no? Pero dahil nandun sila sa leadership positions, meron silang masasaktan pa rin nila tayo, di ba? Katulad kunyari, for instance, para maliwanag lang kung bakit maliwanag na ang ilalagay natin sa pwesto ay yung hindi nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Kasi, tama ba yun, Angel? Pwede silang wala na sa 2025, pero nandyan sila as a consultant, nandyan sila as chief of staff ng... Yes, ma'am, pwede po silang maging consultant. Kasi, hindi lang naman matatapos na porque hindi na sila sa Congress, wala na sila, wala na silang magiging impluensya. Pwede silang ano pa rin, ma'am, tuloy pa rin yung trabaho ng alliance building. Sa loob o sa labas ng Kongreso, gagawin nila yan. Kasi kung talagang yung actual recruitment talaga, pai-irali, hindi naman sa Congress nire-recruit yan. Kung saan din sila uuwi, saan sila community, anong distrito sila nakapaloob. So, yun po yung ano, yun pa rin eh. Yung gawain na yan na alliance building, infiltration, tuloy-tuloy po yan. Hindi yan susukatin na hanggang pag-congressman ka lang o nasa party list ka lang. Hindi po. Yan po ay talagang matagalang trabaho ng tinatawag natin ng mga urban cadre operators sa white area ng CPP, ng NPA po. So, ang gusto kong sabihin na kasi marami akong kilala dyan sa Kongreso, Franco, Angel, mga kababayan, no, na sure ako talaga mahal nila ang Pilipinas. Sure na sure ako dyan. At saka mas, yan ang mas nakararami. Mm-hmm. Kaso, nandyan yung tatlong yan at ini-influensya niya. In fact, during the franchise hearing, ang ganda-ganda nung franchise hearing na yon. May mga positive parts ako na nakita doon. No? Nung tinanong ako, I think that was Congressman Tambunting who asked me, sino ba yung party list na yan na sinasabi mo? No? Tinanong niya. So sinabi ko, ang Makabayan Block ay CPP, NPA, NDF. Kung sinabi ko ito 4 years ago, nako Mariose, parang sinabungan ka ng bomba noon. Diba? Parang talagang puputaktihin ako. Which is what happened. Pinutakti ako noon nung sinabi ko yon. Pero sinadya ko yon kasi gusto kong masabi yon. Pero nung time na yon ni si Chair, I don't know if it was Chairman Gus Tambunting, but it was somebody who asked me na sinabi ko in front of everybody, in front of the camera, in front of the members of the Committee on Franchise na ang kamatay, ang Makabayan Block ay CPP, tinanggap nila. Apo. No, so alam mo, alam nila. Alam nila sa mga kababayan. So, maliwanag tayo na iisa lang ang kalaban natin dito at yan ay ang CPP, NPA, NDF. So kung meron man kaming disagreements nila Chairman Gus Tambunting, I am confident pwedeng pag-usapan yan. And we can meet our shared ground kasi merong shared ground yan. Pero pagdating dyan sa CPP, walang shared ground dyan kasi ang gusto nila pabagsakin ang gobyerno from within. In fact nga, nilaglag nga nila yung mga nasa committee
sa franchise committee. Nilaglag nila kasi ngayon ang taong bayan galit sa kanila, galit sa mga franchise committee members, pero sila hindi sila ginalaw. Hindi sila na-mention. Diba? Ginawang takip, no? Kaya nga ma'am, hindi nila nakita yung laro ng ano na ngayon. Nasalang yung credibility nung halos committee na yun, eh, di ba? Yeah. Kung saan sila papanig. Hindi nila nakita yung laro na nagamit lang sila ng CPP, yeah, no? Sila yung naging ano, eh, sila yung naging bosses ng CPP nung mga panahon na yun, eh. Yeah. So ginit-git sila, kaya nga nakikita ko nung time na yun, siguro after nung mga ginawa nilang decision, na pag-isip-isip nila sa bandang huli na mukhang may mali tayo dito, no? Parang ngayon, ang problema, paano mo babawiin yung ginawa mo? No? Ay nalaman na ng maraming tao na yung nakaalam, kaya nga nagbuo nga yung decision na yan, na ito yung paglabas ng manifesto ng mga PMA-er natin, yung mga pagkilos na ginawa ng mamamayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, ha? Pati yung mga kaibigan natin, yeah, OFW, yes, na napaabutan na natin ng tunay, yes, na mukha ng komunistang teroristang grupo. True. Ito na yung sana ang nangyaring ito ay magsilbing leksyon, mm-hmm, sa lahat ng politiko, yeah, siyempre. Yeah. Na wag tayong maniwala, mm-hmm, sa kahit anong sasabihin ng CPP, NPA, NDF na nandiyan sa Kongreso. Huwag na huwag. Pinakamaling gagawin po natin yan. Dahil in the end, wala pong ibang layunin ng CBP, NPA, NDF kundi sirain ang gobyerno. Sirain ang ating pamahalaan. Yun lang, wala nang iba. Ngayon nagkakagulo. Yun ang pinakagusto nila. Alam mo, Franco, Angel, mga kababayan, sa totoo lang, kaibigan ko si Speaker Martin, no? And he's been very gentlemanly towards me lahat yan, no? At ang totoo lang, yung politics, wala akong pakialam dyan. Wala akong interest dyan. At saka naiintindihan ko dahil galing ako sa pamilya ng mga politiko. Tatay ko, kongresista din, mga atitos ko, mga mayor, mga ganyan, diba? So, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yung kung may ambition siya or whatever. Kaya yun, wala akong pakialam doon. Pero yung naawa talaga din ako talaga sa kanya kasi ginagamit siya ng CPP. Tapos akala niya meron siya nakukuha dito pero sobra siyang talo dito, no? So yun ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan, na ang maliwanag tayo dito na ang kalaban natin CPP. Tapos yung mga kongresista, batikusin natin kung meron tayong criticism, pero wag natin iisipin na kalaban natin sila kasi meron talaga yung shared ground. Meron tayong alam ko maraming galit na galit, for instance kay Benny Abante, no, kay Romeo Acop, no, pero meron silang ginawang mabuti sa bayan. Sila Franz Castro, wala. Yeah. Sila Raul Manuel, wala. That's mga right. Arlene Brosas, wala. Mga top recruiters yan, correct, ang anak natin. Correct, yeah, ka dyan, ma'am. Yeah. Ang mga mababatas na to, wala namang ibang inisip yan. Talaga maglingkod sa ating bayan. Sa ikakabuti. Meron din yan. Sila, yeah. Meron yan. Yun naman talaga ang kanilang layunin. Kaso lang, pag pinapasok na talaga, mm-hmm, ng salot na CBP, NP, yeah, NDF, ay nasisira. Mm-hmm. Tingnan mo na lang nangyari, di ba? Mm-hmm. Like kung ating babalikan sa ating, yung nakaraan pa sa ating vice presidente sa kanyang budget, tingnan mo kung paano manghimasok ang CBP, NP, yeah, NDF doon. Yeah. Kung paano niya balakurain. Diba? Ang layunin ng ating vice presidente na ikakaganda sa mga kabataan. Diba? Yeah. Pinipigilan nila lahat yun. Ang ROTC, pinipigilan nila. Ang NTFL, napakalino naman kung ano yung gusto ng ating mga kababayan. Kaya maling-mali po. Kaya muli, isa po to, sana yung maging leksyon na ito, mm-hmm, sa bawat Pilipino, na wag po tayong makikipag-alyansa o makikipag-usap sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Correct. Dahil sa huli, kayo ay magsisisi. Tsaka ano, kumbaga, sa madaling salita, no, pagdating sa CPP, NPA, NDF, para sa mga politiko, kausap ko ha, yung CPP na yan, huwag tayong magpolitika dyan, no. There are other issues na pwede natin gamitin, pero pagdating sa CPP, dapat magkaisa tayo dito. Correct. Dapat, ano, this has to be beyond politics, no. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinakamahalaga sa atin, ang mga anak natin at ang demokrasya ng Pilipinas. So dito tayo, this is our shared ground, Mr. Politicians, Mr. and Ms. Politicians. Our shared ground is kaaway natin ang CPP. Yes, ma'am. At saka tandaan po natin yung sinabi noon ni Joe Masison, to destroy the government, join the government. So nandyan sila kasi, yeah, gusto nilang sirain ang ating gobyerno. At saka parang ano, naalala ko noon, ano, parang yung henyo nitong mga sinungaling na ito,
is how they can dahan-dahan kanila i-co-op. Nangyari yan sa akin sa DSWD, no, na ang secretary ko noon ay si Secretary Judy Tagiwalo, na talagang minahal ko siya, talagang honestly, no, kasi napakagaling talaga nung pagdahan-dahan sa akin, no. So yun yung doon ako natatakot sa mga kongresista, kasi nga it's a collegial body, di ba? So araw-araw parang country club yan, eh nakikita sila, inum sila, at dinadahan-dahan kayo, kaya at kinakaibigan kayo para magalit, magamit nila kayo. So you have to watch your heart. So doon mo nakita, ma'am, yung process of kinukuha mo na yung tiwala mo, yeah, yung trust mo, yes, no, pagka nahulog ka ganda na doon ng sa mga kanta, oo, yung okay, mabulaklak ng mga pagsasalita. Yeah. So pag nahulog ka doon sa patibong, start na po iyon. Yeah. To influence, yeah, unang-una yung utak mo talaga yung iimpluwensyahan, yung mga indoctrine na ipapasok na yan. Totally mararamdaman mo na iiba ka na, naiiba na yung pananaw mo, nagagalit, yes, ka na. Yes. So that's the recruitment. At yung nangyari nung tong nakaraan, nandun sila eh, sinusunod na nila yung step by step of recruitment, yeah, eh, no? Mm. Kaya nga lang, dahil na nagkamali ang decisions, no? Yung ipinakita nilang drastic na decision kay Ma'am Lorraine at kay Brother Eric, doon sila naputol. Sabi nila, umalma ang sambayanan. So hindi nila na ituloy sa. Kaya proud na proud ako. At saka kasi yung sa SMNI. Yes, tama, ma'am, no. SMNI, no. Nagagalit talagang din ang AFP. Pinroad lang nila yung, yeah, SMNI para mapakita nila na nagre-recover. Actually, the intention doon is the recovery effort. No, yeah, nakikita na natin na bumabawi sila ng lakas, kasi nga malapit na po ang 2025 at nanganganib na lang yung tatlong makabayan block, no. Mm-hmm. Kasi kaya na natin, eh. Kaya na natin, totally mawawala po sila. Yeah, nga, eh. Kaya nga, gaya na sinasabi ng ating military officers, kalingkingan na lang, nandiyan na tayo. Eh. Tapos na yung laban natin. At sa every time na mag-i-interview tayo, ma'am, wala nang ibang mas gaganda pa sa solusyon ng NTFL Cup. Yeah. Yes. Napakalino na yun. Yes. Wala, yes, nang iba, huwag nang pag-win or anything. At huwag talaga tayo maniniwala sa CPP, NTNDF. Diba, may kasabihan, you don't need to reinvent the wheel. Kasi yung track record ng NTFL CAC, napakaganda yan, na nagpabagsak sa CPP, NPA, NDF. So bakit matatanggalin? Yes. Yan yung hinihingi nila, di ba? But I also want to say, no, na we have to choose our leaders in a better way. No? Dapat mas maganda yung pagpili natin. Pero naawa ako dun sa mga kongresista sa loob, kasi nandyan yung mga bulok na yan, tatlong yan. No? Kaya, kasi ang explanation sa akin, Angel Franco, no, na once nasa loob na sila, ano na nila yan? Parang colleague na nila yan, no? So, entitled sila doon sa yung collegiality. Mm-hmm. Parang kailangan may respeto, magayon. So, tayo na lang ang bahala doon, no? Na huwag na nating papasukin sa Kongreso. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, na talagang hindi nga nagpasindag si Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy sa mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan, dahil nga kahihiyan na ang natanggap nila nung sila ay makalaya at napatunayang inosente ang kanilang ginawa. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.